kailanmay di magdidilim, pagkat lagi magninimim ang liwanag niya sa Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Kinugunita po natin ngayon si San Ambrosio, Obispo at Pantas ng Simbahan. Ama namin makapangyarihan, ginawa mong maging dalubhasa sa pagtuturo tungkol sa pananampalatayang Katoliko at ulirang sa paninindigan gaya ng sa mga apostol si San Ambrosio. Pagkawin mo sa iyong sambayana ng mga hinirang mo para makapamahala na may karunungan at katatagan. Alinsunod sa nakalulugod sa iyo, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon Diyos na banal ng Israel, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo tatangis ng matagal. Kayo'y diringgin niya sa inyong pagdaing. Kung ipahintulot man ng Panginoon na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang inyong daraanan. Bibigyan niya kayo ng masaganang ulan para sa inyong mga tanim upang kayo'y mag-ani ng sagana. Ang inyong mga kawan ay makasusumpong ng malawak na pastulan. Ang mga pang-araro ninyong mga baka at asno ay mananagana sa pinakamainam na pagkain ng hayop. Mula sa matataas ninyong mga bundok at burol, dadaloy ang mga batis pagdating ng panahon ng kakilakilabot na pagpuksa at pagkawasak ng muog. Magliliwanag ang buwan na animoy araw at ang araw na may magliliwanag ng pitong ibayo
parang liwanag ng pitong araw na pinagsama-sama. Ito'y mangyayari sa araw na talian at pagalingin ng Panginoon ang sugat ng kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Purihin ang Panginoon o kay buti ng umawit at magpuri sa aking Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lunsod ng Jerusalem mula niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalupig. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Yaong mga punong wasak ay kanya ring lulunasan, ang natamo nilang sugat agad-agad tatapalan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga tala, isa-isang tinatawag, yaong nga lang itinakda. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Panginoong ating Diyos ay dakila at malakas. Ang taglay niyang karunungan ay walang makasusukat. Yaong mapagkumbabay, siya niyang itataas. Ngunit yaong mapaghambog sa lupa ay ibabagsak. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Magsitayo pong lahat. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nilibot ni Jesus sa mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa pagkakarin ng Diyos. At pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman, na makita niya ang napakaraming tao, na habak siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay, parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanya mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mag-aani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Tinipon ni Jesus ang 12 alagad at binigyan ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu at magpagaling ng mga may karamdaman. Sila'y pinagbilinan ni Jesus, hanapin ninyo ang mga nawawalang tupa ng sambahayan ng Israel. Humayo kayo at ipangaral ninyo ng malapit ng mahari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketungin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayat, magbigay naman kayo ng walang bayat. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Father. Kung may Diyos na makapangyarihan at mabuti, bakit may tao na may sakit pa, nahihirapan pa sa mundo? The problem of our humanity is not the suffering,
that we have to face, suffering or pain, but meaning. Kung nakita po natin na katawang tao ang anak ng Diyos, si Jesus, anak ng Diyos, naging tunay na tao, at may kapangyarihan siya, pero siya din bilang tao at bilang Diyos, humarap siya sa hirap, sa kanyang pagpapakasakit, di ba? Ipinako siya sa krus. He also suffered. Hindi dumating si Jesus sa mundo upang mawala ang hirap at ang mga sakit sa mundo. Dahil hanggang ngayon, meron pa tayo. Hanggang ngayon, naranasan po natin yung hirap, yung sakit, mga karamdaman, pagsubok sa buhay. Pero, ang nakita po natin sa buhay ni Jesus na nagbigay siya ng meaning sa hirap. When he embraced the suffering of the cross, he offered himself to his Father for our salvation. He offered himself with love, out of love, to his Father from our salvation and for our forgiveness. Kaya't makita natin po mga kapatid ngayon, huwag natin hingin sa Panginoon Diyos na mawala ang lahat ng mga problema o suffering sa buhay natin, kundi naliwanagan niya tayo upang bigyan natin ang kahulugan, bigyan natin kahulugan ang bawat sitwasyon ng ating buhay na hinaharap po natin. Kaya sa ating unang pagbasa, nakita ko isang bahagi ng makapangyarihang pag-ibig ng Diyos. Una yung consolation. Di ba? Mas nahihirapan ng mga may sakit, mas nahihirapan ng mga may problema para kapag sila'y nag-iisa, walang kasama. We experience the consolation when we feel that we are not alone, that others walk with us, others are with us facing suffering. Naalala ko dito ng kwento ng isang babae, isang dalagita, na nahihirapan siya nang namatay ang kanyang aso. Dahil sabi niya, binubuling siya sa school, sa pag-uwi niya, walang tao sa bahay dahil nasa trabaho pa ang kanyang mga magulang. Kaya't ang nasa bahay, ang aso lang. Madalas umuupo siya sa tabi ng puno at lalapit ang aso sa kanya. Doon, sabi niya, yung aso nakikinig siya sa akin. Sa kanya, nakwento ako sa kanya ng mga pinagdaraanan ko sa school dahil sa pag-uwi ko, walang tao sa bahay. Tingnan po natin mga kapatid, bakit pinahalagahan itong dalagita ang presensya yung aso? Dahil kailangan niya may nakikinig sa kanyang hirap at pagsubok. The consolation arrives in our lives when we experience the presence of others. I cannot take away your problem and your suffering, but I am here with you. Yun narinig po natin sa ating unang pagbasa. Sabi ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Isaías, maririnig ninyo ang kanyang tinig at siya ang laging kaalakbay ninyo upang ituro ang iyong daraanan. Kapag tayo'y pumasok sa simbahan, sa katahimikan para manalangin, tayo'y mag-usap sa Panginoon Diyos. Magkwento po tayo sa Panginoon Diyos ng anumang pinagdaraanan po natin. Siya'y nakikinig po sa atin. Huwag tayo muna humingi ng anuman. Magkwento lang po tayo sa Kanya ng pinagdaraanan natin. Kahit na minsan parang naranasan po natin, parang galit ako sa Diyos. Kung may Diyos,
bakit ganito ang nangyari sa akin? Kung may Diyos, bakit ganito ang pinagdaraan ng ko? Parang galit ako sa Diyos dahil ganito ang sakit ko o ganito ang nangyari sa aking pamilya at hindi ko naintindihan kung bakit. Okay? Makwento ka sa Panginoon Diyos. Sabihin mo sa Panginoon Diyos anumang naranasan mo, nakikinig siya sa inyo. Pangalawa, mga kapatid, healing. Kapag may virus, may bakterya sa ating katawan, di ba? Yung bakterya, kumakain siya ng energy ng ating katawan. Kaya hindi na maayos, di ba, ang ating buhay. Naranasan po natin humahina ang ating katawan dahil sa sakit, di ba? At mahirap, kapag mahirap kumilos, kahit na maayos ang tulog mo, maayos yung pagkain, parang wala kang lakas. Siyempre, makapacheck ka sa doktor. Bibigyan ka ng doktor ng gamot. Kung mabisa yung gamot, nawala yung bakterya o yung virus, lumalakas ka. Gumagaling ka. Sa spiritual, anumang yung mga bakterya o yung virus? Selfishness, pride, inggit, hatred, ang mga ito ay yung virus. Ang humahina din ng ating katawan, di ba? Isipin po natin, isang makasariling tao, hindi niya nakikita ang pangangailangan ng kapwa. Hindi niya nakikita ang hirap ng kapwa niya kahit na malapit sa kanya. Nakikita lang niya ang gusto niya. Di ba? Kung mahilig ako sa sabong, di ba? Maubos ko yung pera doon sa sabong. Pag-uwi ko, kulang yung pera para sa pamilya, di ba? Pero, hindi ko naranasan ang hirap ng pamilya ko dahil ang nakikita ko lang, ang gusto ko, yung pagsasabong, di ba? Yung gusto ko, hindi ko nakikita ang pangangailangan ng aking pamilya. Makasarili. Humahina mga ito. Hindi sila marunong o hindi tayo marunong makmahal, tumulong, maglingkot sa kapwa. Ang sarili lang. Iniisip po natin, may sakit ito. Virus yan, virus ng pagiging makasarili o mapagmataas, di ba? Kapag nakamali ka at mahirap aminin sa harap ng ibang tao. Anumang kwento, anumang kasinungalingan, sinasabi mo para itago ang pagkakamali at pagkukulang mo. Di ba? Mahirap ba aminin ang ating pagkukulang? Yung mga virus o bakterya na spiritual, di ba, ay isang hinang kahinaan ng ating buhay sa pagpapagaling ng Diyos. Di ba? Una, sa kanyang pagpapatawad. Kapag magpa-check ka sa doktor dahil may naramdaman, di ba, kailangan mong sabihin ang symptoms. Kayun din naman, kapag tayo'y makumpisal, sasabihin po natin sa pare, anumang naramdaman po natin. Opo, Father, ako'y nagsinungaling, ako'y makasarili, ako'y naggalit, ako'y nagsalita ng masakit na salita sa kapwa ko, ako'y hindi tumulong sa kapwa, di ba? Sinasabi po natin yung mga symptoms para tayo'y patawarin ng Diyos. May mga tao na kapag may sakit, sumusunod sa advice ng doktor. Pero kapag medyo gumaling na, hindi na sumusunod. Babalik, hindi na maayos ang tulog, hindi na maayos ang pagkain, di ba? Hindi mabuti yung pagkain, hindi sapat yung tubig. Sasakit sila ulit. Babalik yung situation nila. Dahil kahit na gumaling sila, hindi natuto na makalaga sa sariling kalusugan, sa sariling buhay. Pahalagahan mo ang sariling buhay. Ingatan mo ang sariling kalusugan. Maaari, gumaling po tayo sa anumang sakit. Pero kung hindi pa tayo matuto ng anong importante sa buhay, anong mahalaga talaga sa buhay, hindi pa tayo iiligtas. Kaya
bago tayo humingi sa Panginoon Diyos na tayo'y pagalingin ng anumang sakit, humingi po tayo sa Panginoon Diyos ng una ng tiwala sa Kanya. Para anumang problema sa buhay natin, tayo'y lumapit sa Kanya to feel the consolation of His presence. Upang aminin po natin sa harap ng Panginoon Diyos anumang symptoms ng ating mga sakit. Hindi lang sa physical, spiritual. Dahil importante din ang spiritual. Kung humihingi lang tayo sa Panginoon Diyos ang pagpapagaling sa mga physical na karamdaman, pero makasarili pa tayo. Punong-puno ang ating puso ng pride. Hanap paling natin ang mga material na bagay lamang, di ba? Siguro, maranasan natin ulit yung gulo, yung sakit, yung anxiety, yung depression. At pangatlo, mga kapatid, minsan, sirang-sira ang sitwasyon ng buhay natin, sira-sira ang buhay natin dahil sa ating mga ginawang kasalanan o mali, di ba? Parang wala na tayong solusyon. Pero alam ninyo, nandun ang makikita po natin ang kapangyarihan ng Diyos. Anumang sitwasyon ng buhay natin, anumang kasalanan ginawa ko, anumang bisyo na naging sa buhay ko, di ba? Kung may kababaang lopo tayo at na may tiwala sa Panginoon Diyos, tayo iligtas ng Panginoon Diyos. Tatanggapin tayo ng Panginoon Diyos dahil ayon sa narinig po natin sa Ebanghelyo, ang mga nawalang tupa ng bayan ng Diyos ay hanapin ng kanyang mga disipulo. Kaya't humingi po tayo sa Panginoon Diyos na maranasan po natin sa araw na ito ang spiritual at physical na pagpapagaling ng Panginoon Diyos, makapangyarihan na ang ating Panginoon Diyos. Hindi tayo nag-iisa sa ating buhay, sa ating paharap ng mga problema at pagsubok. Kasama natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahay natin ay kalutan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa aming ginaganap na pagdiriwa na ito, sila yanawa ang aming pananalig na sinak ng Espiritu Santo na tumanglaw kay San Ambrosio para palaganapin ang kadakilaan mo sa pamamagitan ni Jesu Cristo kasama ng Espiritu Santo
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Ambrosio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulang. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniukol kaysa ng sambayanan mong dito nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawi ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, nagpupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kalitasan, pinagpala na paririto sa hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama namin banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusanloob na baging handog, ginawa kanyang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinahati-hati niya yun. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noon matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pakalala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pagkalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay. At ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyo minarapat na tumayo sa harap mo para maklingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsusalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklok sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ayon simbahan, laganap sa buong taydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ani Gilbert ng aming Obispo, anantanang kaparian.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon ding ang lahat ng mga pumanaw, kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisan esposo, kaisa na mga apostol ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugot-lugot sa iyo. May patiwan nawa namin ang pagpupuri sa kinarangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Tagubili na mga nagkagagali na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami diya-diya sa lahag na masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw ay ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapaglitas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pakalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon na ilaging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nakaalis ng kasalanan ng sanglibutan. Mapalat ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naming
makasalanan. Pagtubos mo'y makikita, magpakailanman. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosesis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Salita ng Diyos laging sunda, piliin laging kabutihan. Sana lahat ng samaan magala. Magari sa ating siya'y mamamalagi. Nawa tayo'y maging banal at manatili walang kabintasan ang Espiritu at katauhan hanggang sa pagdating ng may kapal. Magalak, magpuri, magpasalamat at magbunyi. Ang Panginoon'y mag-ari, siya'y darating at sa ating mamamalagi. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama namin, mapagmahal, kami mga nakinabang na dinulutan mo ng lakas, ay gawin mong umulat sa pagtupad sa mga halimbawa ni San Ambrosio upang sa lakas loob ng pagtahak sa iyong mga landas, kami maging handang lasapin sa iyong piging ang tamis na hindi mawawakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petrel, China, mongheng banal,
pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Mga patalastas, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, halina't makiisa sa isang gabi ng pagbibigayan, himig at pag-asa. Inaanyayahan namin kayong lahat na dumalo at suportahan ang aming dinner concert for a cause sa December 10 dito sa Divine Mercy Sanctuary ng Pambansang Dambana. Sa halagang 2,500 pesos na ticket, mararanasan nyo na ang isang dinner buffet at full concert mula kina Mitoyong Ting and the Driver's Band, kasama ang iba pang natatanging mga awit at kaparian ng Arsidiosesis ng Lipa. Huwag na ang magdalawang isip pa, bilihin na ang inyong tiket sa ating opisina at maging bahagi nitong natatanging okasyon para sa iisang misyon. Ikatlo, bahagi pa rin po ng ating fundraising project para sa isang espesyal na pagdiriwang sa darating na Enero. Patuloy niyo pong suportahan ang ating Kapiyo merchandise. May mga available po tayong t-shirts, coffee mug at calendar sa mga store outlets sa Pambansang Dambana. Sa maliit na halaga, siguradong kayo'y makatutulong na. Ikaapat, ngayon po ay maaari na pong madaanan ang main arch entrance patungo dito sa ating simbahan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong naging pangunawa sa nakalipas na ilang linggong pagpapasaayos ng ating nasirang tulay. Available po ang mga rosas sa may extension ng ating main church. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin kay Santo Padre Pio. Pagkatapos po ng banal na misa ay susunod po ang liturhiya ng pagpapagaling. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng panalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating banal na misa, humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Ating gunitain ang buhay na banal ng sampari kay Kristo, lubos na nagmahal. Ganda ni Jesus ay namala sa Kanya ang sigmata. 50 taon niyang dinala. Di alintana ang sakit at paghirap, buhay nilaan sa pagkalinga sa kapwa. Siya'y nakilala sa kumpisal at pagmimisa, pagkat sa kanya
ang pag-ibig ng Diyos ay nadama. O Padre Pio ng Pietrelcina, salamat sa mabuting halimbawa ang manalangin umasa at huwag mamba ay lagi mong paalaala. Padre Pio ng Pietrelcina, turuan mo kami sa hirap at dusa, maging gabay sa aming pagsikap na gawing kaaya-aya ang buhay namin sa ating Diyos Ama. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang Panginoong Hesukristo na gumawa ng mabubuting bagay at nagpagaling ng mga may sakit ay nag-utos sa kanyang mga alagad na alagaan ang mga may sakit at ipanalangin sila. Sa pagdiriwan natin ito, ating ipaubay ang lahat ng ating karamdaman at kahilingan sa Panginoon upang mabigyan tayo ng lakas na tanggapin ang ating mga paghihirap at pinagdadaanan. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin po ang pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus sa tagapamagitan. Amen. Bago na panalangin sa para sa pagpapagaling, sa personal nating panalangin, una, humingi po tayo sa Diyos ng grasya ng makatanggap tayo ng anumang karamdaman, pagsubok, hirap, bilang pagkakataong lumago, lumakas sa tiwala sa Panginoon Diyos. Humingi po tayo ng grasya ng pagtanggap ng karamdaman ng hirap. Humingi din tayo sa Panginoon Diyos ng grasya para ialay ang ating sariling hirap, karamdaman, para sa ikabubuti ng kapwa. Sa personal panalangin, sabihin mo, sabihin natin sa Panginoon Diyos, itong karamdaman, itong sakit, itong problema pinagdaraanan ko, itong hirap naranasan ko, inialay ko sa iyo kasama ng pagpapakasakit ni Jesus para sa kaligtasan at ikabubuti ng lahat. Ialay mo ang pinagdaraanan mo sa Diyos.
Hingin tayo sa Panginoon Diyos ng grasya, ng pasasalamat. Kapag tayo'y gumaling, tayo'y pagalingin ng Panginoon Diyos mula sa mga sakit. Kapag lumampas po tayo sa hirap at pagsubok, na maging marunong magpasalamat sa Diyos po tayo sa Kanya. At gamit ng buhay natin, ng ating energy, maglingkot sa kapwa. Panginoon Diyos, kapag ako'y gumaling, kapag ako'y lumakas, kapag ako'y mapayapa, maglilingkot ako sa mga kapwa ko, lalo na sa mga mas nangangailangan. Makapangyarihan Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipakaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob kaming mga lingkod mong may sakit. Pagalingin mo po kami sa aming mga karamdaman at ibalik sa kalusugan upang mabatid namin ang iyong kabutihan at kami magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sa pamamagitan ni Santo Padre Pio, pagalingin nawa kayo ng Diyos sa inyong mga karamdaman, sa katawan, sa pag-iisip, diwa at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa panalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan, mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo,
kaparanong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Sa Diyos. Padre Pio, oh Padre Pio, salamat sa awa at tulong mo. Dalangin din namin na maging tulad mo. Matulog